Ayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw. No? Kanong oras ka man nanonood sa akin ngayon, sana po ay patuloy kang lumalaban para sa iyong exam sa ano sa Sunday. No? Malapit na. Kumusta naman ang iyong pag-review? Kinakabahan na ba? So ayan, so sana patuloy kang lumalaban. No? At welcome po sa aking channel. No? Welcome sa ating final coaching for English. So kung bago ka sa aking channel, so pwede mo pong mapanood yung mga previous video ko for English at sana po ay makatulong siya sa iyong pagre-review. So welcome po again. This is Mr. E at ito na po ang final coaching natin for English major. So sana marami kayong matutunan at yung mapapag-usapan natin ngayon ay makakatulong sa iyong pag-exam sa Sunday. So yun, huwag ka nang patatagaling pa. Mag-start na tayo ng ating review. Okay? Okay, number one. Infinitive phrase can function as a noun, adjective, or adverb. Which sentence contains an infinitive functioning as an adverb? A. I want to buy a laptop. B. To win the game is our only goal. C. He lacked the strength to resist. And D. He bought chocolates to apologize to his girlfriend. So again, pag sinabing infinitive phrase, 2 plus verb na, base form na verb. So saan daw dyan ang infinitive na kung saan nagpa-function as an adverb? Letter? Anong letter? That's letter D. Bakit letter D? So explain ko po kung bakit letter D ang sagot. So discuss natin ang infinitive phrase. Ulitin ko kasi lumabas ito sa exam last time. Ang infinitive phrase consists ng 2 plus verb. Na verb form, yung base form ng verb. And it can function as a noun, adjective, or adverb. So sa option A kanina, I want to buy a laptop. Yung infinitive phrase doon is to buy. So dito, kung titingnan mo, ang ano dito, anong nagpa-function ang to buy? Anong function niya? It's direct object siya ng verb na want. Ano pala sa mga kung hindi mo apaalam masyado yung mga sentence patterns, mga direct object na yan, indirect object na yan, subject complement na yan. So ina-advise ko na check nyo po yung video, I think part 3 ng aking review for English, no? So diniscuss ko po doon yung mga sentence pattern kung paano ma-identify kung yun ba ay sa subject ko ay sa object, direct object, indirect object, complement. So yon. So para mas mabilis mo siyang maintindihan. So para pag may background ka na noon, mas madali mo na siyang maintindihan ito. So kung titingnan mo, balik tayo dito, pang titingnan mo yung to buy na to ay infinitive phrase, direct object siya ng verb na want. So dahil direct object siya, it functions as a noun. Kasi ang noun can function in the sentence as a subject. Ano pa? Subject ng sentence or direct object or indirect object. Kaya dapat tandaan nyo yun siya. So kung nakita nyo na indirect object yan, function as an indirect object, direct object, so it's, ano, it's a noun. No? It functions as a noun, yung infinitive. So dito, ang to buy functions as a noun kasi direct object siya ng, ano, ng verb na one. So letter B kanina, to win the game is our only goal. To win is an infinitive phrase. Kung titingnan mo, subject siya ng sentence. Ang to win dito is an subject ng sentence, na verb na S. So kaya, again, it functions as a noun. So kaya, hindi pa rin siya yung sagot. Yung letter C kanina, he lacked the strength to resist. Kung titingnan mo ng mabuti, ang strength yung kanyang, yung to resist, ay, ano siya, patungkol siya sa strength na noun. Kaya, ano siya, it describes modified the direct object strength. Kaya ano siya? Ang strength na to ay noun. Kaya siya ay adjective. It functions as an adjective. Again, pag ikaw ay, pag hindi mo pa alam, no, kailangan kasi pag sa mga ganito yung mga parts ng sentence, structure ng sentence, dapat may background ka na sa ganito para mas mabilis mo siyang maintindihan. Kung titingnan mo dito, direct, ang direct object dito ay ano, strength. Diba? Pero ang infinitive phrase ay to resist. To ano, dinedescribe niya yung direct object. Kaya siya ay adjective. Kasi ang function ng adjective ay alin? Adjective is a word
that modifies or describe a noun or pronoun. Tandaan nyo po yan kasi para hindi po kayo malito, para mas madali nyo ito pala ay my noun, so dinedescribe niya yung noun. Ganun ay sa isang adjective. So ganun, dapat alam niyo yung mga function ng parts of speech kasi para hindi kayo malilito ng gusto. Para mas madali nyo maintindihan rather. So ito, strength ay noun. Ang story says ay dinedescribe niya ang noun. So that's an adjective kasi an adjective modifies or describes a noun or a pronoun. So itong modifies or describe kasi ang mga grammarian kasi ginagamit na term is modify, no? So kaya nilalagay ko na lang this or describes para at least mas simply yung para mas maintindihan siya agad. So ganun lang yan siya ang ibig sabihin. Same lang naman ang ibig sabihin niya. So ito ng letter D yung sagot natin kanina. He bought chocolates to apologize to his girlfriend. Kung ang papansin mo, ang to apologize, kanin saan siya nagmamodify? To apologize. Hindi naman siya sa chocolates, ha? Kasi hindi niya naman minamodify yung chocolates. So, minamodify niya yung verb na bought, no? So, ibig sabihin, dahil minamodify niya yung to apologize na to, sinasabi niya, ini-explain niya yung verb, that's an adverb. Kasi, an adverb modifies and a verb, adjective, or another adverb. Kaya sabi ko, napaka-importante po na alam mo yung function ng parts of speech. Kasi para mas mabilis mo siyang maintindihan. Ano ba ang function ng adjective? Ano ba ang function ng adverb? Ano ba ang function ng preposition? Ano ba ang function ng conjunction? Dapat alam mo yung mga function yan. Kasi para pagdating sa mga phrase na yan, mga clauses mamaya na didiscuss ko din, alam mo kung ano ang kanyang nagpa-function siya, saan niya, ano yung may ma-modify niya. Kasi dito, to apologize, ay ini-explain niya yung verb. Dahil ini-explain niya ang verb, that's an adverb. Kasi ang adverb used to modify a verb, adjective, or another adverb. So kaya ang sagot natin kanina ay letter D. So, i-discuss ko pa yung ibang types, no? I-discuss ko pa yung ibang types ng phrase. So, kasi yung last time, ng exam last time, infinitive phrase yung lumabas. So, baka mamaya hindi naman infinitive yung phrase, binabago naman ang exam. So, mas mabuti na alam mo yung mga iba pang types ng phrase. So, pag-explain mo natin, pag sinabing phrase, ano lang siya? Group of words. Tandaan pa yun natin na kung saan, hindi siya yung full sentence, no? Part lang siya ng sentence. So, ito yung mga types ng phrases. We have adjective, adverbial, prepositional, noun, gerund, infinitive phrase na kung saan skip ko na siya kasi na-discuss ko na siya. We have participial, and then we have a positive phrase. So, discuss natin yung adjective phrase. Again, sasabihin ko ulit, ang function ng adjective as a part of speech ay alin? It describes the noun or a pronoun. Pero pag sinasabi mong adjective phrase siya kung headed by an adjective. Example, a person smarter than me needs to figure this out. So ibig sabihin yung smarter is adjective, di ba? Pag yung type ng adjective pag mga ganito? Di ba? Ano yan? Comparative ba yan? So kung hindi ako nagkakamali, so kino-compare niya. Ito yung adjective na to. So adjective siya, headed by adjective, tapos din na-describe niya yung noun na person. Kaya ang smarter than me is an adjective phrase. Another example, she wore very expensive shoes. Tanda natin yung very expensive ay din na-describe niya yung noun na shoes. So that's an adjective phrase. So remember, ng adjective phrase can go before or after the noun it is describing. So dito, after siya ng noun na describe, dito nauna siya sa noun na describe niya. So yan po yung tandaan po natin. So I hope po malinaw. Okay, saglit lang. Okay, next, we have number 2, we have adverbial phrase. Uulitin ko ulit, pag sinabing adverb, ano niya? It modifies the verb, adjective, or other adverb. At ang phrase na to takes on the role of an adverb kasi adverbial phrase, diba? Example,
He bakes cakes every day. So yung naka-bold na to, we have every Sunday, ay, every day, ano ba yan? Nagkakamali na naman ako sa pagbasa. Ayan, he bakes cakes every Sunday. So ang every Sunday na to is an adverbial phrase. Kasi ano, it describes the verb na bakes. So it tells us when, kailan nangyayari ang verb. Kaya, ano siya? Kaya siya adverbial phrase. Okay? Kasi it describes the verb or adjective or the adverb. So yan. So dito sa sentence na to, dinidescribe niya yung bake. Sinasabi niya kung kailan ba yan nangyayari. Another example, the students read the book in silence. Kung titingnan mo, ano, ang in silence tell us the manner. Tell us kung paano ba ginagawa yung verb. So, in silence. So, kung tiyan mo, the students read in silence. So, yon. Next, we have everyone was well behaved in the classroom. So, again, it tells us where, saan naman nangyayari. And this time, ano siya? Yung din na-describe niya ay adjective. So, it modifies the adjective. Ito yung well behaved. So, it tells us where, saan ba siya nangyayari. Alalahanin po natin na pag sinabing adverbial phrase, tell us how. Ibig sabihin yung manner, kung paano nangyayari, when, time, where, place, why, yung reason, purpose, and how long. So, ayan ang purpose ng adverbial phrase sa sentence. So, maspot mo siya kung adverbial phrase yan based dito sa kanyang role. Okay? I hope po malinaw. Next, we have prepositional phrase. Ang prepositional phrase composed siya ng preposition plus object. Again, ano ang function ng preposition, di ba? Tinutukoy niya yung place, di ba? Time, so mga ganun, di ba? So, ang object na ito can either be a noun or a pronoun. Tandaan po natin, ang prepositional phrase can act as an adjective or an adverb. Bakit ko ine-emphasis yan? Kasi, example, the girl hid under the table during the game of hide and seek. Kung titingnan mo, yes, prepositional phrase yung under the table kasi under plus its object. No? Plus its object, which is the table. Kaya siya, ano, it functions as an adverb. Kasi again, bakit adverb nga? Again, ano nga yung function ng adverb? Then, na-describe niya yung verb. Kung titingnan mo, ang verb dito ay yung hid, no? So, the girl hid the under the table. So, ito, ano siya? Dinedescribe niya kung paano ba yan. Kung ano, kung dinomodify niya yung verb. Kaya siya, it acts as an adverb. Pero, tandaan po natin, kanina, di ba, kung tatandaan natin sa adverbial phrase, pareho sila ng function. Ibig sabihin, maaari na pag ang prepositional phrase act as an adverb sa sentence, then pwede din siyang maging adverbial phrase. Kasi kung titingnan mo, ang adverb tells modifies the verb, adjective, or another adverb. So kaya dito, ang prepositional phrase, we have the under plus yung kanyang object, yan ay prepositional phrase. Pero pwede din siyang tawaging adverbial phrase. Kasi nga, it acts as an adverb in the sentence. Next, another example. The show on the table tonight is about Philippine Eagle. Kung titingnan mo on television, ang on is a preposition, no? Plus yung object niya na television. Kung titingnan mo naman, it acts as an adjective. Kasi ang adjective, ano, it describes the noun. So yung noun dito ay yung show. Ibig sabihin, it tells us what show, ano bang klaseng show na yan on the television. So, mumunimodify niya yung noun. Kaya siya adjective, yung itong prepositional phrase na to. So, again, ulitin ko. Remember, ulitin ko to ha. Ulitin ko ulit. Only prepositional phrase that can act as adverb also fall under the category of adverbial phrase. Kasi nga, again, ang ulitin ko, kasi nga, ang prepositional phrase can also act as an adverb. Kung nag-a-act as an adverb yan, yung prepositional phrase na yan, it can also be called an adverbial phrase. Pero, hindi lahat ng prepositional phrase are adverbial phrases. Kasi nga, it can act as an adjective. So, ayun ay hindi part ng adverbial phrase.
So kaya ganon, wag pong malito. Okay? Pag nag-act ang isang prepositional phrase as an adverb, pwede siyang tawaging prepositional phrase, pwede ding adverbial phrase. Pero pag adjective siya sa sentence, katulad ng example na to, the show on television tonight is about Philippine Eagle. Kung titingnan mo ang prepositional phrase, yes, ang preposition niya ay on, ang ano ay television, ang kanyang object. Binedescribe niya yung noun. Noun ang dinedescribe niya dito, hindi verb. Kaya adjective siya. It acts as an adjective. So, prepositional phrase lang siya. At number three, huwag po tayong ma-confuse. A prepositional phrase has a preposition at its head and an adjective phrase has an adjective at its head. Ano bang ibig sabihin ko dito? Kasi may adjective phrase, di ba tayo kakanina? Ang adjective, dapat adjective lang, headed by the adjective. Pero sa prepositional phrase that acts as an adjective in the sentence, ano lang siya? May preposition siya, headed by a preposition. Dapat may preposition siya. So, wag po tayong malito kasi dito, oh, adjective man yan. So, baka adverb. Ang adverbial, ang adjective phrase kasi, headed by an adjective. So, ang prepositional naman, dapat may preposition siya. So, yun. Dinadescribe niya ang noun gamit ang preposition plus its object. So, I hope po malinaw. So, yun. Okay na? Next, we have a noun phrase. Mabilis lang ito ang noun phrase, no? It modifies yung noun. It nabibigay lang siya ng details about sa noun. So, the phrase acts like a subject or object of the sentence. Again, ano pa, ano ba ma-identify yung subject or object ng sentence na yan? May video pa ako nung, na parang part 3 ng aking video for English. So, may part pa ako doon. So, kung di pa napapanood, may hindi mo papanapod yung video na yon, so I advise nyo na check nyo po yon. So, diniscuss ko po doon kung paano ma-identify yung direct object and direct object complement. So, yon. We have, again, balik tayo dito sa noun phrase. No? Pag sinabing noun phrase, ano niya, nagbibigay lang siya ng information, details about noun. So, it can act as a subject or object sa sentence. Example, my small dog barks at the stranger. So, kung titingnan mo, yung my small dog na to, my small provides details about the noun dog. So yun siya, tandaan mo yung noun phrase ha, kasama yung noun. Tandaan nyo po, sa noun phrase, kasama yung noun at yung lahat na nagmodify sa noun na yun. So kung titan mo, ang dog na to ay noun. So kasama siya sa noun phrase. Itong my small na mga words na yan, it's modifiers yan siya ng noun. So kasama siya. So, madali lang siya. Madali lang itong noun phrase. So, it acts as a subject kasi siya yung subject ng sentence. Next, we have dito. I ate the delicious chocolate cake. So, again, kung titingnan mo, dinedescribe niya yung cake. So, delicious chocolate cake provides, chocolate provides details about the noun cake. So, kasama pa rin yung cake na yan kasi it consists of a noun at lahat ng modifiers. So, dito sa sentence na to, it acts as a direct object ng ate. Ate ito, transitive verb. Ito ay ate. So, yon. Next, I hope po malinaw. We have a gerund phrase. Tandaan po natin, pag gerund phrase, ano yan, ing word lang yun siya. So, tandaan natin na ang gerund phrase functions as a noun. Bakit ko ba paulit-ulit na sinasabi kung ano ba yung pinafunction ng mga phrase na yan? Kasi nga, baka lalabas sa exam, ano ba, nagpa-function ba sa ganito, tapos hindi mo alam. So yun, kaya dini-include ko siya kung ano ba, nagpa-function ba siya as what sa sentence. And it can act as ano ba sa sentence. So para mas mabilis yung maintindihan. So ang gerund phrase can function as a noun. Tandaan natin, baka malito kayo, ing ang gerund phrase. Okay, may ing word. Okay, it can function as a noun. So it can be a subject, subject complement, or object in the sentence. Example, reading books quietly is my favorite pastime. Kung titingnan mo, ang reading books quietly is, it acts as an subject. So, ano siya? Ayos saglit. Ayun, labas na yung second example. Ayan, pero sa dito, reading books, ano siya? Subject ng sentence. Pero, tandaan mo natin, again, nag-function siya as a noun kasi ang noun can be a subject in the sentence or a object complement or the ano ba yun siya? Yeah, object complement or the object of the sentence. So, second example, we have, my parents prefer eating dinner alone.
Kung titingnan mo, ang eating dinner alone, again, ING yan. So, kasi ang gerund ay ING. Siya ay ano, it acts as a direct object. Na direct object siya ng prefer na verb. So, again, kung hindi mo pa sa ulado, may video pa ako na yung part 3. So, i-ano yung plan, i-watch nyo lang po yun. So, yun. So, dito ay it acts as a direct object ng verb na prefer. We have number 3 na example. My biggest difficulty is sleeping through the night. Kung titingnan mo, it acts as a subject complement sa sentence. So, ano ba pag complement? Diba pag it gives details about the subject of the sentence, which is my biggest difficulty. So, yan siya. So, again, pag gerund, it acts as a noun. It acts as a noun, so can be a subject, subject complement, or object in the sentence. So, I hope po malinaw. Kasi, pagdating sa participial phrase naman, may ing siya. Pero, again, pero, ang participial phrase functions as an adjective. Kahit kasama niya, hindi kasi ang participial phrase may ing, yung mga ed na yun, yung mga past tense, so yun. Pero kasi, ang kanyang ano-ano, minomodify niya ang noun or pronoun. Kasi it can act as an, it can function as an adjective. Again, balik tayo sa role ng adjective. Ang adjective ay minomodify niya ang alin? Ang noun or a pronoun. So kaya, ano, tandaan po natin yan ha, kasi kakanina, kasi may ing ito ang participial phrase. So example nito ha, the baby's crying in the night bother me. Huwag kayo malito, kasi oh, crying yan, di ba ang gerund din, may ing yan. Hindi yan. Kasi ang gerund ay, ano, subject siya ng sentence. Dapat subject siya, dapat object siya, dapat ano siya, complement siya ng sentence. Ito kasi ay ano, dinedescribe niya ang noun na baby sa sentence. So hindi yan, hindi siya nag-a-act as a subject, hindi siya nag-a-act as a noun sa sentence. Kaya, ano siya, participial phrase siya kasi adjective. It describes the noun babies. So yun, another example, skipping rocks, Rodel passed the time. Kung titingnan mo, it describes the noun Rodel. So it gives information. It describes information. It gives information about the subject or about the noun, which is si Rodel. So hindi siya gerund. Baka malito ka kasi ano siya, description siya ng noun. So, di ba? Hindi siya mismo yung noun. Okay? Kung may S dyan, for example, skipping rocks is the, for example, is the best time, is the best way to pass the time. May S dyan, tapos wala dyan Rodel. So, ganun yung sentence. Skipping rocks is the best way to pass the time. So, that's, ano na siya, gerund na siya, kasi subject of the sentence na siya. Pero ito kasi, skipping rocks, tama, tapos Rodel pass the time, so it describes the Rodel, the noun. So, kaya, it's a participial phrase. So, sana po malinaw. Next, we have example, we have played more than a million times on YouTube. My latest song is doing amazing. Kung papansinin mo, hindi siya ing ha, pero ano siya, past tense. Yun ngayon, no? Ito yung mga past tense. Kasama din kasi yon sa participial or participle phrase. So we have, ang played more than a million times on YouTube, that's a participial phrase. Kasi made up of participle and its modifier. So it describes the noun phrase na my latest song. So, I hope po malinaw. Next, we have a positive phrase. So, ano ba pag sinabing a positive phrase? So, madali lang to. Madali lang siyang intindihin. Pag sinabing a positive, ano lang siya? Nagbibigay lang siya ng bonus information about doon sa noun na kung saan magkatabi sila sa katabi niyang noun. So, ano siya? Madalas siya nakikita noon na nakalagay sa commas. No, unless na it is restrictive. Ano bang restrictive na yan? So mamaya explain ko din siya. Example, Thomas Edison, comma, the inventor of the light bulb, is often called USA's greatest inventor. Kung titingnan mo, yung the inventor of the light bulb na to ay it describes, it provides bonus information about Thomas
Edison. So mabilis lang, madali mo lang ma-spot kung ito by a positive phrase kasi madalas nakalagay siya sa commas. Pero pwede din nakalagay siya sa em dash. For example nito, my brother often likens himself to Zeus, so the god of thunder. So it provides bonus information about Zeus. So yun siya. So ganun yung a positive phrase. Pero meron tinatawag na restrictive. Ano ito siya? Example, my dog Dexter will chew your shoes if you leave them there. Kung titingnan mo, ang Dexter na yan ay ano, a positive phrase siya. Kasi ano, it provides essential information about the dog. Ngayon, actually tinanong ko din to, di ba? Kasi ang meaning ng phrase ay group of words. Sabi ko, bakit ganun? Bakit pag a positive phrase is ang isang word lang man yan, one word lang man yan, pero bakit phrase ang tawag? So, bakit based sa mga grammar yan, no, pag a positive phrase, ma-consider na phrase ang isang word kung ito ay nag-provide siya ng essential information about the noun. Katulad nga nito. So, hindi siya pwedeng lagyan ng comma kasi magkaiba na yung meaning niyan. So, essential information siya about the noun. Restrictive ang tawag nito kasi hindi siya nakalagay sa commas or hindi siya nakaano sa em dash or whatsoever. So, yun siya. So, again, ma-consider siya as phrase na. Ano ha? I mean, pinag-usapan dito ang positive phrase lang. Sa positive phrase po, pwede po yung one word. As long as it describes, it provides information about the noun, pwede po siyang magiging phrase. Sa a positive phrase, paulit-ulit kong sasabihin kasi baka mamaya malito kayo, di ba? Sa ibang phrase naman, hindi. So, dapat ano talaga, group of words. Dito lang yan siya inaalaw. So, yun. So, ang tawag dito sa example na to, yung Dexter na to, ay restrictive siya. So, yan, it provides bonus information about the noun. So, kung titingnan mo, sabi nga dito, when the positive is essential for understanding, it is called a restrictive a positive. Pag hindi naman siya removable, bonus information lang siya, tinatawag siyang non-restrictive, yung pag nakalagay siya sa commas. So, pag hindi, pag nakadugtong siya dyan, kailangan siya idugtong. So, pero it provides information about the noun. So, restrictive ang tawag sa kanya. So, I hope po malinaw yung mga phrase natin. Next, we have number 2. No? Time and dime have the same sounds except for the first sound. These words are considered blank. A. Allophones. B. Phones. C. Free vibration. And D. Minimal pairs. So ano ang sagot? That's letter D. Minimal pairs. So ang ibig sabihin lang yan, yung first sound, almost the same sound sila pero nagkakaiba lang sa initial, so sa first sound. Ano ba pag sinabing allophones? So pag allophones, ito yung another way to pronounce a particular phoneme. So ang example niyan, di ba? So di ba kasi sa English language, we have American English, we have British English, so iba-iba yung pronunciation minsan nila. Like di ba yung neither, so ganun siya. So that's allophones ang tawag. Pag sinabing phones naman, ito yung actual na naririnig, no? It is called the phonetic depiction. So kung paano ba siya yung actual na sound pag sinasabi na siya. So that's phones. Pag sinabi namang free variation, tandaan natin, ito yung phenomenon, yung katulad kanina. Yung free variation, sinasabi niya yung some of the words sa English ay pronounced differently by different speakers. Yung example ka nga kanina, yung British and American English. Pero ano bang pagkakaiba ng allophone sa free variation? Ito kasi phenomenon na nagsasabi na ang some words sa English ay pinupronounce differently ba ng ibabang speaker. Yung allophones naman, yung sounds na yun, tumutukoy siya sa sounds, yung particular way kung paano ba pinupronounce yung words na yun. So I hope po malinaw yung pagkakaiba. So ang free variation, again, na sinasabi niya yung mga words sa English ay different, are pronounced differently by different speakers. At yung allophones naman is yung pronunciation na yun. Yung different pronunciation na yun. So, yan siya. I hope po malinaw. Next, we have number 3. The following are considered close words, class words except A, they, B, green, C, on, and D, the.
Ano ang hindi daw considered as a close class words? That's letter. Madali lang siya kasi siya lang yung nakakaiba dyan. It's letter B, green. Kasi, tandaan natin, pag sinabing open class words, ito yung mga noun, verb, adjective, and adverb. So, ang green is a noun. So, we have also a close class words. Ito yung mga conjunctions, prepositions, articles, and pronouns. So, ang open class words, yan yung mga lexical, yan yung sa morphine, di ba? Yung sa mga, yung free morphine, di ba? Yung sa morphology. Tapos, pag ito naman close class words, yung mga functional. So, na-discuss ko na yun siya sa previous ko na videos. So, next, we have number 4. This part of newspaper briefly gives the most important information of the news story. A. Banner. B. Byline. C. Drop head. And D. Lead. Alin ang sagot? That's letter. D. That's lead. So, ano ko na lang, i-flash ko na lang ng mabilisan, no, yung mga parts ng newspaper kasi na-discuss ko na nga siya sa previous ko na video. So, kung hindi ka pa, wala ka pang copy, no, pwede mo itong ma-screenshot. So, yun siya. We have next. Okay, next, we have number 5. Anna is watching the movie while eating her dinner. In the sentence, the S functions as what? A. Linking verb. B. Auxiliary verb. C. Action verb. And D. Singular verb. So yung S daw dito, the sentence na Anna is watching the movie, ano daw nagka-function as what? That's letter? Ano siya? Letter ano siya? Letter B. That's auxiliary verb. So bakit auxiliary verb? I-discuss ko yung linking verb versus auxiliary verb. Kasi minsan, nung nalilito. Nalilito ko anong pagkakaiba nila. So, tandaan natin, pag sinabing linking verb, kinoconnect niya lang. Ito yung mga, di ba, yung mga S, ito yung to be na verb, tapos pwede din yung mga linking verb, yung mga sense verb, like smell and feel. So, tandaan natin, pag linking verb, kinoconnect niya yung additional information doon sa subject. Example, my cat is 3 years old. Kung titingnan mo, yung S na to function as a linking verb. Kasi, ano, kinoconnect na yung information, yung 3 years old doon sa subject na my cat. So, ganun lang yung trabaho ng linking verb. Again, kinoconnect na lang yung more information about the subject. Samantalang, pagdating naman sa helping verb na tinatawag o auxiliary verb, kaya nga siya helping verb kasi it helps the subject. It helps the verb. Example, my cat is watching verb. Is watching birds by from the window. Kung titingnan mo, ano? Tinutulungan niya yung verb na watching, no? Sabi dito, S helps the verb watch to show its present progressive tense. So yan yung pagkakaiba nila. So ang linking verb ay kinoconnect niya yung additional information, more information about the subject. Ang helping verb o auxiliary verb na tinatawag, tinutulungan niya yung verb sa sentence. So, tandaan po natin na ang auxiliary verb cannot exist in the sentence without another verb. Samantalang, ang linking verb can stand on its own in the sentence. So, para mas mabilis mo maintindihan kung ayan ba ay linking verb o auxiliary verb, kung may verb yan dyan, no, kung may verb yan dyan sa sentence, that's auxiliary verb. Pero, kung wala namang verb dyan, nalagay lang ng additional information about the subject, that's linking verb. So, I hope po malinaw. Next, we have number 6. Given below are some of the contributions of applied linguistics to language teaching. Except A. Understanding grammar, semantics, language content, and phonetics. B. Employing strategies and approaches to develop macro language skills. C. Applying essential components and theories of language in the classroom. And D, using linguistic theories and the practical use for second language teaching. So alin daw dyan ang hindi contribution ng applied linguistics? So kahit hindi mo alam yung applied linguistics, tingnan mo na lang yung kanyang word, di ba? Applied, ibig sabihin, dapat nagagamit. So saan ba dyan yung
Saan ba dyan yung hindi nagagamit? Employed strategies, that's nagagamit. Apply, that's nagagamit. Using, that's nagagamit. So ito ay, ang naiiba ay yung A. Kasi ang letter A ay, ano yun siya? Siya ay theoretical linguistics. So siya yung sagot, except letter A. So, explain ko, again, explain ko yung theoretical linguistic versus applied linguistic. Pag sinabing theoretical, yan yun siya mga morphology, syntax, mga theories na yan. Yan yung kanyang mga pinapag-aralan. Samantalang ang applied linguistics, ito na kung paano ba, no, ina-apply na sa totoong buhay. No, ina-apply yung mga theories na yan sa situation in real life. So, ganun lang yung pagkakaiba nila dalawa. So, I hope po malinaw. Next, we have number 7. Identify the process of word formation that best explains the use of start in the following sentence. Sentence 1. Let's start from the beginning. Sentence 2. Let's go back from the start. Ano daw ang word formation na ma-explain yung paggamit ng start sa sentence? A. Back formation. B. Conversion. C. Blending. And D. Derivation. Ano po yung sagot? That's letter alin? That's letter B. Conversion ang tawag niyan. Kung titingnan mo, ang sinasabi sa conversion is ano? Sinasabi na yung existing word ay ina-assign niya lang sa new category without undergoing any change. Kung titingnan mo, ang start dito ay ginamit as a verb. Pero sa sentence to, ginamit siya as a noun. So, ibig sabihin, ano, in-assign lang siya sa new category pero hindi siya nagbabago. Ang tawag po sa word formation na yan ay conversion. Pag sinabi namang back formation, ito yung an affix is removed to create a new word. For example, yung edit from the word editor. So tinanggal niya lang yung, na-remove niya lang yung OR dito sa dulo para mag-create ng word, ng new word. We have also the blending o tinatawag ding portmanteau words. I don't know if I read it correctly. So sa pag sinabing blending, ibig sabihin lang yung two words, kinocombine niya para to create a new word. For example, smug from a smoke and fog. So pag sa letter D naman, we have deviration. Again, alam na po yan natin kasi di ba may sinasabing deviational morphine. So ano, nilalagay niya no, na from ganito, nilalagay niya ng mga affixes na yan, tapos pag-a-add niya, nagiging, like for example, yung teach, that's verb. So pag inlagyan niya ng ER, that's noun. So nagiging noun na siya, from verb to noun. So yan yung deviation. Next, we have number 8. So which of the following statement about synchronic linguistic and diachronic linguistic is incorrect? A. Synchronic linguistic is the study of language at given point in time. It attempts to study the function of language without reference to earlier or later stages. B. Synchronic linguistic, also known as descriptive linguistics, attempts to analyze and describe how language is actually used by a group of people in a speech community. D. Diachronic linguistic is concerned with language evolution, analyzing grammar, classification, and arrangement of the features of a language. And D, diachronic linguistics studies comparative linguistics and etymology. So alin daw dyan ang hindi incorrect, no? Incorrect statement about the synchronic linguistic and diachronic linguistic. Ano ang sagot? That's ano? That's letter C. So bakit letter C? So i-discuss ko yung synchronic linguistic and diachronic linguistic. Pag sinabi kasing synchronic linguistic, yan yung nakapokus siya sa mga grammar, no, sa mga yan about the language, tapos ina-analyze niya. Ang synchronic linguistic kasi ina-analyze niya kung paano ba yung language sa time na yon. Hindi unlike sa diachronic linguistic na kung saan ini-study niya yung history ng language. Ano ba, paano ba na-develop ang language, yung etymology ng language, ng words, mga ganon. So yung mga historical mismo ng language. Pero ang synchronic kasi particular time lang. In-study niya lang particular time. Sa particular time, tapos yung mga grammar na yan, yung mga yun. Pag diachronic talaga, historical development ng language. So yun yung kanilang pagkakaiba. Next, we have number 9. It describes about how a language should be used, teaching people how to use language in a particular way. A. Descriptive grammar. B. Prescriptive grammar. C. Synchronic linguistics. And D. Diachronic linguistics.
Its letter. How the language should be used. Its letter B. So teaching people how to use a language in a proper or incorrect or correct way rather. So pag prescriptive, ito binprescribe niya dapat ganito ka magamit ang language. Pag descriptive kasi, describing how the language as it is used. So hindi siya paano ba ginagamit ang language in real communication. Like prescriptive, sinasabi niya na dapat ganito gamitin ang language. So yun siya. Ang synchronic, na-explain ko na bago lang apating diachronic linguistic. So we have number 10. How many morphemes are there in transformational? A, 2, B, 3, C, 4, and D, 5. Ilan daw ang morphemes sa transformational? That's letter C, 4 po. 4 ang morphemes sa transformational. So titingnan natin, we have trans, that's bound morpheme. We have form, that's free morpheme. So ibig sabihin, can stand alone. We have Asian, that's bound morpheme, and we have null. Bakit ba nakahiwalay ang null? Hindi na lang siya diretso. Kasi ang null na yan, ika-count siya dapat kasi, ano yun siya, adjective. Ginawa niyang, tama ba? Yes, ginawa niyang adjective yung, di ba kasi transformation. So dinadagdagan niya ng null para gawing adjective. So isa yung ba, isa yung dapat is one morpheme niyan dyan. So kaya siya ng for yung kanyang morpheme. So yun siya. Next, we have number 11. In morphology, the item and arrangement theory, yung IA, and item and process theory, yung IP, are cited due to their opposing views in identifying morphemes. Following the IP theory, the word dogs contains how many morphemes? A, 1, B, 2, 3, C, 3, and D, 4. So ano daw? Following daw yung item and process theory, ilan daw yung morphemes sa salitang dogs? That's letter A, 1, morpheme lang siya. Bakit siya one morpheme? Ito yung theory na to. Ito kasi ay mga theory ng morphology, no? Itong item and item arrangement and item and process. Sila kasi yung sila nagsimula, no? Kaya nga, mayroon na tayong, di ba, may pinaghiwalay na yung mga bound morpheme, premorpheme na yan, mga ganun mga types of morpheme. Dito yung sa kanilang galing. So ito yung kanilang, magkaiba sila magkaiba sila ng views about morpheme, kung paano ba binibilang yung morpheme sa isang word. But ang sinasabi kasi, for example, ito sa item and arrangement theory, yung IA, sinasabi niya, yung root ng words, ibig sabihin, tapos yung affixes are both treated as morpheme. So, ibig sabihin, example, yung dogs, kung titinan mo, yung root word niya is yung dog. Tapos yung plural niya is yung S. So, sa IA, I to morpheme na siya. So, di sinasali niya yung affixes na dinadagdag dito sa salitang from the root word, no, sa root word na yun. Pero, magkaiba sila ng item and process. So, sa sinasabi ng item and process, root word lang dapat, yung root ng word lang, yung dapat kinukonsider as morpheme. Yung pagdadagdag ng mga S na yan is iba daw yan. Separate siya, nag-exist siya in a separate component ng grammar. Kaya ang dogs na yan, para sa kanila, dapat one morpheme lang siya. So, hindi niya, dinidisregard niya yung pagdagdag na S. So, yun siya. So, bakit ko ba ito in-explain? Bakit ko pa in-include dito? No, kasi, alam naman natin, di ba, yung English, ang daming theory, tapos yung di mo pa alam, di ba, nung last time, di ko alam kung saan nila hinugot sa baol yung mga question. So, ganito, dapat alam nyo yung mga, kahit mga old theory na. So, kaya nga, ito, dahil dito sa mga theory na to, di ba, nagkakaroon na ng iba't ibang, yung parang, dahil dito nabuo na yung talagang, yung ano na morphology, no, yung ano mismo ng morphology ngayon, which is yun na meron na tinatawag na yung bound morpheme, di ba, meron deviational and inflectional, kaya nahiwalay na siya. So yun, dahil yan dito sa mga theory na yun. Pero pag hindi naman in-specify, halimbawa wala namang specify, tinatanong ka lang kung ilan ang morpheme sa word na dogs, two talaga ang sagot doon, kasi yan na po yung talagang na-develop na ito, kasi yung mga old theory pa lang. So yun siya.
yun ang yun yung pagkakaiba. So baka kasi malito kayo, ginsali ko lang talaga kasi hindi mo alam yung exam. No, ang exam talaga pag sa English, ang mga old, hindi ko na alam kung ano ba to, saan nila kinuha, sa baol, nila kinuha. Talagang ano, kailangan mo ring alamin. So i-include ko siya dito kasi kasama siya sa morphology, meron siyang yung IA and then the IP theory. So yun yung pagkakaiba nila. Pag sa IA, yung morphine, yung affixes, binibilang din siya as morphine. Pero sa kanya, hindi, yung root word lang. Kaya ang sagot ka kanina, yung I, ang tinatanong ay yung IP, so dapat one lang yon, one morphine lang siya, yung root word lang yung binibilang. Pero again, uulitin ko, bigyan ko rin, tapos kung wala namang ganong tanong, kung hindi naman naka-specify, ang dogs talaga ay tomorphine kasi yan na yung develop. Yan yung na-develop na sa, yan yun na yung nagiging tawag ngayon, yan na yung naging rule sa morphology. So I hope po malinaw. Next, we have number 12. How many phonemes in English language? Ilan daw ang phonemes sa English language? A, 44. B, 35. C, 26. And D, 50. That's letter A. That's 44. So 24 consonant sounds and 20 vowel sounds. So yon, pag ang Filipino ata, hindi ko parang, ang Filipino parang 21, parang 16 na katinig and limang patinig. So, ganun, something ganun. Sa English, we have 44. Next, we have number 13. In the sentence, Juana manages a box bookstore, the italicized word is considered what kind of compound? A, head compound. B, endocentric compound. C, exocentric compound. And D, the vanva compound. So yung bookstore daw, ano daw yan siya na klase ng compound. That's letter, ano, letter alin? Letter B, that's endocentric compound. So this, discuss ko yung compound, yung pag-compound, yung compounding ng word, no? Pag sinabing compound word, again, dalawa yan siya, diba? Dalawang word na pinagsama. So, example niyan, we have sunflower, sun, tapos flower, we have bluebird, so we have blue plus bird. So yan yung mga compound. Tandaan natin, yung compound word, mayroon yan siyang kinatawag na head. Yung head na sinasabi, siya yung nagsasabi kung, ano, kung paano mo ini-interpret yung dalawang word na yun na pinagsasama. Example, sunflower, ang head nito ay flower. Kasi siya yung nagsasabi na ang word na to ay is a type of flower. So, ganun lang yan. Itong bluebird, ang ibig sabihin lang yan, ang head niyan ay bird. Bird, no? Kasi sinasabi niya, siya yung nagbibigay ng interpretation kung ano bang ibig sabihin ng pinagsamang dalawang word na yan. So, ayan ang ibig sabihin ng head. No, siya yung nagdedetermine kung ano mo dapat, kung paano mo ini-interpret yung dalawang word na pinagsasama, yung compound word na yan. So, mayroon yan siyang types of compound. We have endocentric compound, exocentric compound, and the vanva compound. So, isa-isahin natin. We have endocentric compound. Pag sinabing endocentric compound, tandaan mo ay ano, yung head is, yan, sinasabi niya kung anong type yun na, kung paano dapat ini-interpret yung dalawang, yung word na, yung word na yon, yung compound word na yon. Example, newspaper. So, di ba? Textbook, classroom, handbag, bookstore. So, sa mga compound na to, yung meaning niya ay ano, yung meaning ng word ay nasa loob lang din. Carried, is carried by the head of the compound. So yun lang, mabilis lang endocentric, intindihin kasi yung meaning ng word ay nandoon sa loob ng compound mismo na word. Pero pag sinabi namang exocentric compound, ano, iba yung kanyang meaning, hindi wala doon sa loob. Wala doon sa loob ng compound word na yon. So either of the two na pinagsasama na word ay hindi sila nagbibigay ng meaning. So, hindi doon galing. So, example niyan, we have the scarecrow. Diba? Hindi, kung ano mo siya, hindi naman siya type of bird. Bird, diba? Na crow. So, ibig sabihin, the scarecrow is an object designed to scare not only the crows but all birds. So, ibig sabihin, exocentric siya. So, yung meaning niya, wala dyan sa loob ng compound word na yan. Example, pickpocket. So, hindi naman yan, ibig sabihin, yung pocket, type of pocket yan. So, ang ibig sabihin ay a person na steals from people's pocket. So, yan yung ibig sabihin ng exocentric. We have also show-off. No, ang show-off na yan, ibig sabihin na namin yung tao na
nagsushow off. So again, ang noun ito ha, noun pag walang space, ang show off ng space, that's a verb. Verb na yun siya. So yun. So ganun ang exocentric. So yung meaning nga, outside. So hindi na outside doon sa, hindi yung literal, yung meaning nga hindi doon ang galing sa mga word na ginamit mismo, yung sa pinagsasama. So madali lang siya. So yan na. The meaning external to the literal meaning of the compound. Pag sinabi namang the van ba compound, ito ay pinagsasamang dalawang words na kung saan equal sila ng rank. So, madalas sinasabi din ito siya na yung mga the van ba compounds na to, I don't know if I read it right kasi marami naman siyang pronunciation. So, I prefer na ano siya na tawa na basahin siya as the van ba compound. So, yun kasi yung madalas na nakalagay sa pronunciation niya. So, yun, pag sinabi naman yun nga pag the van ba compounds, so ano siya? Equal yung pinagsasama siya na two words na equal sila ng rank. Tapos minsan, ano daw, mirrors each other sound. So tinatawag din siyang reduplicatives. So yun, example niyan, we have a secretary, treasurer. So bakit may ito naging the van ba compound? Kasi pareho sila ng position, equal rank. We have hocus pocus, pareho sila ng mini-min, di ba? Canada, US. So Canada and the US is a country, bitter, sweet. Ito yung taste, bitter, tapos yung sweet. So ganun siya, ganun yung the van ba, yung flip-flop, mga ganun yung klase ng, yan yung tinatawag na the van ba compound. So equal yung kanilang rank, pinagsasama sila. So yon, I hope po malinaw. We have number 14. The sentences below contain dependent and independent clauses. Which one has relative clause? A. Emilio knows how things work around this place. B. I will go if you will go as well. C. Whether you like it or not, I will attend the party. And D. He's the one who borrowed my umbrella. So saan daw dyan yung sentence na nagko-contain na relative clause? Saan po ba dyan? Ah, sorry. Saan dyan? That's letter D. Bakit letter D? So discuss natin yung clause, no? Pag sinabing clause, tandaan mo may subject and verb yan. So ang phrase kanina, group of words lang siya, pero ang clause may subject at verb yan. Yan yung tandaan mo. So may types of clauses. We have independent, dependent. Ang dependent na di-divide siya sa tatlo. We have the noun, adverbial, and adjective or relative clauses. So discuss natin yan inang mabilisan, no? Mabilisan lang. So pag sinabing independent clause, it expresses complete thought. So it can stand alone as a coherent sentence. So example yun is, ito yung example, he saw her, I read the whole story. So free speech has a price. So yun na. Independent siya kasi it expresses complete thought. So pag ang independent clause, sinasabi din siyang main clauses. So yan, can stand alone. Pag sinabi namang dependent clause or the subordinate clause, so it does not express complete thought. So kailangan niya ng main clause or yung independent clause para mabuo siya, para maintindihan siya. So pag ano lang yan, tinatawag din siyang sentence fragment, yung mga dependent clauses. So yan, when I was dating Diana or Dina, I had an accident, so I know. So ito yung mga tawag ito underline. So I know that you cannot do it. So yan yung mga dependent clauses. O yan siya. So ayan. So subordinate clause as a subject plus verb, kasi yun ang pagkakaiba nila. Ang clause ay may subject at verb. So unlike dependent, it cannot stand alone. It cannot stand by itself. So yun siya. Types of dependent clauses. We have number one, we have noun clauses. So pag sinabing noun clauses, they are dependent clauses acting as a noun in the sentence. Again, acting as a noun in the sentence. Dito na naman tayo, balik na naman tayo sa parts of speech. So dapat alam mo yan, ha, yung mga function na yan. Or they're also called nominal clauses. So nag-start yan siya sa mga with how, that. So yung mga WH word, yung who, where, when. So yan, sila yan. So again, the noun clause usually follows the main and dependent clause. So example, yung option kanina, Emilio knows how things work around this place. Kung titingnan mo ang sentence, ito yung noun clause na to, yung dependent clause, which is the noun clause, bakit ba siya nagiging noun? Bakit ba siya nagiging? Kasi it acts as a noun in the sentence. Bakit? Kasi
Direct object of the verb, knows. Again, babalik na naman tayo doon sa sentence pattern. No, pag direct object siya, eh, pag ang clause ay, ay nag-act as a noun in the sentence, pag direct object siya, that's a noun. It acts as a noun. Kasi, ang direct object can also can be a noun or a pronoun. So, yun siya. So, kung titingnan mo, itong how things work around this place, it acts as a direct object of the verb knows. Again, kung hindi mo pa alam yung mga sentence pattern, mayroon pa akong video. I think part 3 na aking video for English major. Try nyo pong i-check yon at para mas maintindihan nyo, para mas mabilis yung siyang maintindihan. So, itong how things work around this place, it is a noun clause kasi it acts as a direct object ng verb the knows. So, yon, ito. What I want for the dinner is a hamburger. So, noun clause siya kasi it acts as a subject. So, the subject of the verb is or the subject of the sentence. So, yan siya. So, what I want for the dinner, that's the noun clause. So, yun. Again, wag malito ha. Bakit ano siya naging clause siya? Kasi, kung titingnan mo, meron siyang subject and then the verb. Ito, subject and then the verb. Yan yung pagkakaiba niya sa phrase. So, yun. So, dito, noun clause siya kasi it acts as a subject. Yan. For example, ito. Emily's excuse was that bakit he ang nakalagay dito? Oh, she had forgotten to set his alarm. So, sorry lang, hindi ko siguro na-edit. So, yan. So, itong that he had forgotten to set his alarm, that's a noun clause. Kasi ano siya? It acts as a subject complement. Kaya napaka-importante po na alam mo yung structure ng sentence pattern, yung mga sentence structure or sentence pattern na tinatawag. Kasi malalaman, mas mabilis mo siyang maintindihan, mas mabilis mo siyang ma-identify kung ito ba ay noun clause. Okay? Kasi ang noun clause, tandaan mo, it can act as a direct object, subject of the sentence, or subject complement. So yun, I hope po malinaw. Ayan, ito pala, kalagay. Ayan. A noun clause can act as a subject, direct object, indirect object, object of a preposition and subject complement in the sentence. So yun siya. So ang tandaan niyo po 'yan. So sana kung hindi ka pa familiar masyado sa sentence structure o sentence patterns na tinatawag, pwede niyo pong i-check yung video na ginawa ko ng nakaraan, yung part 3. Next, we have adverbial clause. Again, dito na naman tayo sa adverbial clause na 'yan. Pag sinabing adverb, it modifies the verb, adjectives or other adverb. At wag malito kasi clause ang yan ay ibig sabihin dapat mayroon siyang subject and verb, hindi siya adverbial phrase, okay? Wag malito, nakaraan phrase yung pinag-usapan natin nung una, ngayon clause na tayo, okay? So sabi daw ang adverbial clause, the dependent clause acts as an adverb and tell us something about the information about the main or independent clause. So ibig sabihin, example para mas mabilis. I will go if you will go as well. Ito kasama to sa option kanina. That's adverbial clause. Bakit? It communicates the condition related to the verb in the sentence main clause. So, ibig sabihin, it modifies the verb go. So, mangyayari yan. Yan kung, may modify niya yung verb. So, sabi dito kasi, ang adverbial clause ay tell something about the information that is in the main verb, main clause. So, yan, I will go. So, kaya siya naging adverbial clause. Kung titingnan mo, again, ang adverb modifies the verb, adjective, or adverb. So, yan. Mangyayari lang yan, yung ito, binibigyan niya ng condition. So, yan siya. Next, we have, he bakes cakes before he leaves for work every Sunday. So, ito yan, yung naka-underline. That's adverbial clause. Kasi, again, ulitin ko ulit kung anong function ng adverb. Kasi it tells something about the time, yung action, kung kailan nangyayari ang verb. Kaya siya adverbial clause. Next, we have, playing football is dangerous if you don't have the right equipment. Tandaan mo, hindi verb yung kanyang minomodify dito. Adjective na naman yung kanyang modify. Ang adjective ay dangerous. So, it communicates the condition related to the adjective dangerous of the main clause. So, ayan po ay
adverbial clauses. So tandaan po natin 'yan. So pinaka-importante, again, ang pinaka-importante pag mga ganito is alam mo yung mga function. Pag adverb yan, ano dapat ang binamodify niya? Pag adjective yan, ano dapat ang binamodify niya? So dapat alam mo yung mga ganun. Pag noun yan, it can act as ano ba? So dapat alam mo yung mga ganun para mas mabilis mo siyang maintindihan. Dito, kasi ang adverb can modify the verb. Ito yon. Can modify an adjective. So a dangerous in an adjective. So it adds information, no? So it tells us something about ano, about dangerous, about sa adjective ng main clause. So I hope po malinaw. Next, remember, ako ito pa pala, additional or adverbial clause. We have sabi daw, with adverbial clause, the dependent clause can go before and or after the independent clause. So pwede siyang mauna, pwede siyang mauli. Ito yung kanyang mga purpose, no? Conditions, we have if, unless. Ito yung mga dapat mong spot, no? Titingnan sa sentence. So ito daw yung madalas pag sa adverbial clause. Yung purpose, yung yan, although, though, even though, while, whereas. So ito lang siya. Ito siya. Next, we have adjective o tinatawag na relative clauses. So again, pag adjective, ano na nga? Ang function niya, it can modify a noun or a pronoun. So dito tinitingnan niya what kind, they tell us which one or what kind. So adjective clauses almost always come right after the noun they modify. So example, so madalas ito yung mga which, who, that, whom, where, and whose. So yan siya. Example, we have, he's the one who borrowed my umbrella. So yung answer natin kanina. Kaya siya naging ano, because what? It modifies the noun, pointing out which one is being referred to. Again, ang adjective clause or relative clause na tinatawag, it modifies the noun. Sinasabi niya ano ba yan siya, sino ba yan siya, which one or what kind. Yung one na to, ang yung who borrowed my umbrella, ay pointing out which is being referred to. So kaya siya adjective or relative clause. Example, ito pa. Ayan, whose house is at the end of the street, hates living here. So ibig sabihin yung whose house is at the end of the street, it gives information about, it tells what kind the noun ayan is. So yun siya. So nagbibigay siya ng information na minomodify niya yung noun. Okay? Next, I'm looking for the yellow book that went missing last week. So, ibig sabihin, alin? It modifies, ito yung naka-underline na adjective or relative clause. It modifies the noun, which is yung book, specifying which one is being talked about. So, yan siya. Madali lang ito yung adjective or relative clause na tinatawag. So, na binibigyan niya lang. So, madalas ito ginagamit ng which. Ito na nga yung mga ganito na word. Tapos, dinidescribe niya kami na modify niya yung noun or pronoun. So, kasi iyan yung function ng adjective. So, I hope po malinaw. Next, we have number 15. Chillax is an example of A, compound word. B, portmanteau word. C, coinage, and D, conversion. So, na-discuss ko na ito kanina. That's letter B. That's portmanteau. So, ibig sabihin, they are also called blend words. Ito ng chillax, galing yan siya sa chill tapos relax na word. So, pinagsasama niya yung words to form a new words. So, ang compound, alam ko na yung viewpoint, yun na yung view plus point. We have coinage. Ito na yung, create lang from the scratch. For example, tapos dahil yan sa mga commercials, like for example, yung Kodak, we have also Google, and we have the Xerox, no? So dahil sa mga ganon, naging word na tuloy siya, no? Nagamit na siya. Conversion naman, alam niyo na po yun kanina, yung noun, maging verb to noun. So yan siya. Next, we have number 16. Okay. Number 16. This school of criticism argues that the truth can be found within the text alone, ignoring the influence or intentions the author or the historical and cultural background might have had on the literary work.
A. Neocriticism, B. Reader response, C. Feminism, and D. Structuralism. Ano ang sagot? That's letter A. That's new criticism. So since sinasabi sa new criticism, ito yung sa mga literary work, ha? Yung text alone daw reverse the truth. So yung makikita mo lang, yung interpretation mo daw, yung truth ay can be found within the text alone. Pag sinabi namang reader response, yung reader at yung truth at yung text ay sila yung nag-create ng truth. So depende kung ano interpretation ng reader doon sa text. So that's the truth, no? Nakadepende kung ano sa reader at yung text sa pagkaintindi niya doon sa text. Feminism, pag pinabi ng feminism, alam niyo naman yung ano yan, yung author, yung views ng author sa mga babae kung paano niya ba pinoportray doon. Pag sinabi naman structuralism, form at structure yan. So ibig sabihin yan, dapat hindi mo lang daw tinitingnan yung text. Sa structuralism, dapat tinitingnan mo yung mga world governance system that underlies text such as yung genre, yung philosophy, yung history that time, yung pagkasulat, so ganun siya. Hindi lang siya doon sa text nakafocus, ano pa siya, so yung iba pa na naka-influence sa pagsulat sa literary work na yun. So that's structuralism. So we have number 17. Ayan. Identify the correct order of the word. So yan, purple, Italian, feathered, costume, expensive, antique. So ano daw yung tamang pagkakasunod-sunod ng word na yan? Letter A, we have, ano ba to? We have 6, 5, 2, 3, 1, 3, and 4, B. So yan, kayo na lang mag-ano yan. Nalilito na ako mag-ano, naduduling na ako. Ayan. Sana siya? Ano ang sagot dyan? Sige. Ano yung sagot? That's letter B. We have expensive, antique, a purple Italian feathered costume. So ito yung paggamit, yung royal order ng adjective, you know, the royal order of an adjective. So dapat daw mauna yung terminer, observation, yung size. So yung observation, we have the expensive. Tapos we have the size, wala naman tayong size, yung shape. We have the age, we have the antique here. We have the color, it's purple, and then we have the origin, it's Italian, and then we have the material, we have the feathered, and the ano ba 'to, noun mismo. That's costume. So ayan ang tamang pagkakasunod na pag gumamit ka ng the royal order of adjectives. So yon, I hope malinaw. Next, we have number 18, no? What point of view is used in the excerpt below? A. Ay, basahin ko pa pala. Ayan, you're not the kind of guy who would be at a place like this at this time of the morning. But here you are and you cannot say that the terrain is entirely unfamiliar. Although the details are fuzzy. That's a Bright Lights, Big City by J. Mark and Ernie. I don't know if I read it right. So yun, so ano daw yung point of view na ginamit dyan? A, the first person. B, second person. C, third person. And D, omniscient third person. So anong sagot? That's letter U. That's letter second person. So again, unusual ito yung paggamit nito ng mga ano, yung U na yung second person sa narration ba yan, yung point of view. So unusual lang siya, kailangang magaling ka dito. So ito dito sa ano example na to, yung U na yan, it's second person. So parang sinasabi niyan the author wants to reach out to you. So yun yung ginagamit. Pagdating naman sa first person, again, yung ano yan, yung sarili nilang kwento. So yun siya. So tells their own story since they only they can see and experience it. So pag sinabi naman third person, alam mo na yung gumagamit ng he, she, or they, ganun. So ang omniscient, alam niya lahat. He knows everything about yung sa character ng story. So siya yung at tinatawag din siya the God's eye view of the narrative. Okay, we have number 19. Identify the rhyme scheme of the poem below. So When You Are Old by William Butler yan. So hindi ko nababasahin yung buong poem, ha. So ituturuan ko na lang kayo kung paano mo ba dapat ina-identify yung scheme, yung rhyme scheme ng isang tula. So dito, example, yung titingnan mo yung pinakadulo. Okay, yung pinakadulo ng tula. Example, we have yung pinakadulo ng per line rather. So we have sleep, that's lamark mo yun siya ng A. We have ito book. So hindi naman nagra-rhyme yung book tapos yung sleep. So mark mo yun siya as B. So yung look and book managra-rhyme. So B ang ilagay mo dyan.
So yung deep and sleep ay nagra-rhyme. So A yung ilagay mo dyan. So next stanza naman tayo, we have grace. Wala naman siyang ibang nagra-rhyme dito sa first stanza. So mark mo siya as C. So ang true and grace ay hindi nagra-rhyme. So mark mo as D. So and you and true ay magra-rhyme. So D din siya. Ang things and grace ay nagra-rhyme. So C ang ilalagay mo dyan. So next stanza, we have bars. So that's, ginuman siya dyan. Wala siyang rhyme na ibang stanza. So that's letter E na siya. So yung fled na yan, that's letter F. Kasi hindi naman sila magra-rhyme ng bars. Overhead. So nagra-rhyme siya dito. So ilalagay mo rin dyan as F. We have the last line, we have stars. So ang bars and stars ay nagra-rhyme, that's E ang ilagay mo dyan. So ang answer ay letter A. So ganun po yung mag-aalam ng rhyme pag tinatanong, pag kasama sa exam, yung pag alamin ko paano inaalam yung rhyme ng poem. So ganito siya. So titingnan mo lang yung pinakadulo ng per line ng sa stanza per ano. So titingnan mo lang siya kung saan sino nagre-rhyme, then mark mo ng A, B, C, A, B. So ganun. Ganun siya. So ang answer nito sa 19 ay letter A. So I hope po malinaw. Next, ayan, 20. The second line of the last stanza is an example of an A and ano ba siya? It's letter second line ng last stanza. Ito siya. So yung murmur a little sadly how love led. Saan daw dyan? Ano ba siya? A. Metonymy. B. Synecdoche. C. Personification. And D. Metaphor. That's letter C. Personification. Kasi tignan mo daw, how love led. So yung ano na yan is attribute siya ng tao. So yung love. So ginamit siya na ano, dito sa ano na to, poem na to. So yung love parang yung fled ay ano, attribute siya ng tao pero ginamit siya sa love. So hindi naman tao yung love. So kaya personification. Next, we have number 21. The first Asian to receive the Nobel Prize for Literature. Sino daw? A. Wallace Yenka. B. Rabindranath Tagore. C. Nadine Gordimer, I don't know if I read it right. Letter D, Leopold Senghor. So ano daw siya? That's letter. Sino daw yung first Asian to receive Nobel Prize for Literature? That's letter B. C, Rabindranath Tagore. So si Wallace Yenka siya yung first African to win the Nobel Prize for Literature in 1986. Nadine Gordimer, so siya yung first white African woman to win a Nobel Prize in 1991. So I think pangatlo ito siya sa lahat, no, kasama yung mga lalaki na una na nagka Nobel Prize. So siya yung first white African. So yun, pag si Leopold Senghor, siya yung leading figure of the Negritude movement. Number 22. This hypothesis postulates that motivation, self-confidence and anxiety affect how an individual acquires the language. Which hypothesis is referred to? A. Natural order hypothesis. B. Monitor hypothesis. C. Affective filter hypothesis. And D. Input hypothesis. So alin siya? That's letter effect. That's effective, no? Letter C. Emotion. So sinasabi na yung affective daw, yung emotion like motivation, self-confidence, anxiety, nakaka-apekto siya sa bata kung paano yung bata, yung individual nag-acquire sa language. Pag sinabi namang natural order hypothesis, so sinasabi na yung acquisition daw ng language follows a natural order O, which is predictable. So sinasabi na some grammatical structures tend to be acquired early while others late. Pag sinabi namang monitor hypothesis, ang sinasabi daw, yung learning system daw ay nagpa-perform siya as a role of monitor or the editor. Siya nagsasabi kung tama ba yung grammar mo o mali. So, it's yung learned system na yan. So, yan yung tinatanyasabi sa monitor hypothesis. Pag sinabi namang input hypothesis, so sinasabi na ang acquisition daw ay nangyayari kung yung bata, kung individual, is exposed to comprehensible input that belongs to the level I plus 1. Anong ibig sabihin niya? Dapat yung current level lang yan, current level niya,
Tapos yung dapat sa current level niya, ano, dapat yung matutunan. So hindi yung advanced na agad. So yan yung sinasabi sa input hypothesis. May yung last na may lima kasi ito sila na hypothesis, may sinasabing acquisition learning hypothesis. Sinasabi yung acquired system or acquisition is the product of subconscious process. So sabihin daw yung katulad daw ng natututo ang bata sa kanyang first language, that acquisition na kung saan subconsciously nalalaman niya, natututunan yung language. Pag sinabi namang learning, ito yung conscious process na natutunan yung sa school na natutunan ng bata, yung second language. So yan yung sinasabi sa acquisition learning hypothesis. So ito ay kay Stephen Krashen's theory of second language acquisition. So yan siya. Okay, number 23. What is the correct arrangement of the following words through a line? A. One, friendly. Two, outgoing. Three, sociable. And four, we have gregarious. And D. And five, we have amiable. So ano daw yung pagkakasunod ng words gamit yung client na sinasabi? So ito ay yung client na to ay actually lumabas din siya ng exam last time. So ano daw dapat ang pagkakasunod yan? Na-arrange yan. Pag client na-arrange siya either from positive to negative or from highest to lowest. Di ba ganun yung client? So ano daw ang pagkakasunod yan? So sa exam, hindi yan sinasabi kung pa dapat mo siyang i-arrange siya from lowest to highest or negative to positive. So ikaw na mag-intindi mismo, mag-analyze kung saan ba dyan yung tamang pag-arrangement. So A, B, C, or D, saan? That's letter A. So we have mauuna yung, ito na-arrange siya from lowest to highest, parang ganun, highest degree, parang ganun. We have friendly, amiable, sociable, outgoing, and gregarious. So, kung titingnan mo, mauna talaga ang friendly dito kasi ang amiable ay parang mas mataas siya kumpara sa friendly. Tapos the next, outgoing next, and then yun, pinakadulo yung gregarious. So, yan siya. I hope malinaw. So, pag-aralan nyo yung mga ganito kasi iba lumalabas sa exam. Next, we have number 24. Which does not belong to the group? A. King Lear. B. Romeo and Juliet. C. Othello. And D. Twelfth Night. So saan daw dyan ang hindi kasama sa grupo? That's letter Twelfth Night. That's letter D. So ang King Lear kasi it's a tragedy. No? Ang Romeo and Juliet, tragedy dyan. Ang Othello ay tragedy din. At ang Twelfth Night ay siya lang yung nagkakaiba sa romantic comedy. So yung sa mga literature, lalo na yung mga sikat na literature, so ang advice yun na alam mo yun, basahin nyo lang kahit yung summary, hindi mo naman kailangan talagang basahin yung buo. Kung it's yung kahit yung summary lang, at least may background ka. So yun lang naman yung tinatanong sa board, no? Hindi naman yung specific anong nangyari sa event na ganito, hindi naman talaga ganon. So ang inaano is more on background lang. So parang sa amin, nung that time, parang Macbeth yung, yung sunulat, yung Macbeth ni, tawag ganito, ni William Shakespeare. So siya yung parang tinanong. So dito, hindi kasama ay si Twelfth Night. So, kasi it's a romantic comedy. Para kasi parang mistaken identity. So, yan siya. So, itong kwento nito. So, let's proceed to 25. What approach can be used to study the Bible? A. Semiotics. B. Dialogic. C. Hermeneutics. And D. Formalistic. That's letter C. That's hermeneutics. Hermeneutics. So yun. Pag sinabi naman kasing semiotics, that's the study of signs and symbols. Pag dialogic, ito yung concerned with the dialogue. So yun siya. Next, we have number 26. We Filipinos are mild drinkers was written by blank. A. Alejandro Roses. B. Nick Joaquin. C. Benvenido Santos. And D. Jose Garcia Villa. That's letter A. So, yun siya. Sinikwakin yan siya. So, madalas sa Gen Ed, no? So, ito yung about sa yung Filipino writer na kung saan yung dinedefect niya yung Filipino and Spanish cultural beliefs and traditions. Si Benvenido Santos naman, yung American culture naman sa kanya. And then si
Jose Garcia Villa naman, it's yung Akama Poet sa yung first national artist for literature. So next, we have number 27. It is that theatrical technique in which actors freeze in poses that create a picture of one important moment in the play. A. Pantomime. B. Tableau. C. Projection. And D. Cue. Ano daw ang ano dyan? Ano daw yung technique sa theater naman ito siya na kung saan the actor freeze in poses. So saan yan? It's letter B. That's Tableau. So explain ko, ipakita ko sa inyo ha kung ano yung Tableau. So ito, ganito ang Tableau ha. Hey Kim! Can you show me a Tableau of high status? How about a Tableau with lots of expression? So yan, ganun ang Tableau. So ibig sabihin, yung actor daw nag-reprise siya. Poses that create picture of one important moment in the play. So nangyayari ito sa mga theater, di ba? For example, ayun sa mga opening, di ba? Yung parang nag-create sila, nakaganon silang sila, nakapreeze sila in a moment. So yan, ayan yung tinatawag na, yung technique na yan, tinatawag na Tableau. Ano ba yung pantomime? Itong pantomime, ito yung alin. Ipakita ko sa inyo ang example. So yun, nakikita nyo, ang pantomime kasi, it's acting without words. So, facial expression, gesture, and movement. So yun siya, kung titingnan mo, walang silang words, wala silang sinasabi. So, gestures, movement, so ganun ang pantomime. Pag projection naman kasi, it's the prior projection, ng actors, how she or he projects sa audience. Ang cue naman, it's a signal. No? So yan siya. Next, we have number 28. It refers to perceiving, examining, interpreting, and constructing meaning from visual images. A. Reading. B. Speaking. C. Listening. And D. Viewing. Ano ang sagot? That's letter D. That's viewing. So, kasama yung writing, they are the five macro skills in language. So, yun siya. Next, we have number 29. If informative speaking aims to inform, what is the aim of demonstrative speaking? A. To provide emotional connection to the people you are speaking to. B. To show the audience how to perform a task. C. To share some facts and opinions. And D. To convince your audience of your idea or point of view. So madali lang to. That's letter B. Kasi demo, demonstrative. So you are trying to the audience how to perform a task. Ang letter A naman kasi, it's ceremonial speaking, di ba? Yung sa mga ceremonial, weddings na yan. So, you're providing emotional connection to the people. So, that's ceremonial speaking. Pag sinabi yung C naman kasi, it's informative speaking. You share ideas, facts, ayan. That's informative. Pag D naman kasi, it's persuasive speaking naman yan. Kasi, you're trying to convince your audience of your point of view. So, yan siya. Next, we have number 30. Without resistance, the student could not figure out how to answer the recondite assignment. The underlined word means blank. A. Unclear. B. Problematic. C. Disorganized. And D. Abstruse. Ano siya? Ano daw yung meaning ng recondite? That's letter B. ID pala, sorry. That's abstruse, no? Ang ibig sabihin na yung parang obsolete yung recondite means obsolete, so parang hindi siya na may mga lumalabas na ganito. So I think tong last time parang dalawang question sa exam that time. So madalas yung ginagamit ng PRC is yung hindi doon mo lang siya na encounter na term. Pero ang technique talaga diyan sa mga ganito vocabulary, tinitingnan mo kung paano siya ginamit. Kung paano siya ginamit sa sentence para mas mabilis mo siyang maintindihan. So dito, the recondite means
abstruse o yung obscure o yung obsolete. So yan siya. Ayan. Before I end. So ayun, last ano na pala yon, last question. So bago ko tapusin yung video na to, yung review natin. So please allow me to give you some advice. So gusto ko lang magbigay ng advice kung sa'yo para magte-take ng board sa Sunday, no. Gusto kong kasi 'di ba nung kung if you kung nag-follow ka sa aking TikTok, 'di ba? Ay nagbigay ako doon ng mga tips kung paano ba dapat paghandaan yung board exam. So dito sa video na to, gusto kong magbigay sa'yo ng advice para during the exam mismo, kung ano ba dapat yung gagawin during the exam. So una kong advice na may bigay is focus. So alam ko na, you know, some of us, no, hindi natin alam, may kanya-kanya man tayong story sa buhay na hindi natin alam, no. Pero at exam, sa Sunday na magte-take ka ng exam, you have to focus. Kasi kailangan ang isipin mo is yung exam mo lang, yung mga problema mo, kaano man yung dinadala mo sa buhay. So kailangan mo muna siyang kalimutan. You have to focus. Kailangan ibigyan mo yung energy mo, lahat ng energy mo sa exam that time mismo. Huwag mo munang isipin yung mga ibang bagay kasi para hindi kang ma-distract. Yan ay napaka-importante during the exam. So ay sabi ko, dapat pag mag-exam ka, dapat focus ka lang sa exam. Huwag munang isipin yung ibang bagay. Saka muna yan pagkatapos ng inyong exam mismo. So ang pangalawa kong advice na may bigay during exam is you have to use that time, the allotted time, wisely. So dito yung breakdown ko na para sa iyo, ha, kung ilang para sa iyo kung ilan dapat kung yung time. So ang Gen Ed ay 2 hours yan siya. So ibig sabihin 150 items po ang Gen Ed. So ibig sabihin per question mayroon kang 45 seconds. So sa Gen Ed kailangan mo talagang memorize. Na aside sa memorization, ang technique ko kasi nung nag-take ako ng exam is yung mga lalo na yung mga concept like sa math, sa English, you know, inaano ko yung para yung inintindi ko yung concept behind that answer. So para kahit iba-ibahin man siya, kahit iba-iba man yun yung ano, tapos same lang naman ang concept ang tinetest, at least alam ko yung concept kahit magkaiba siya. So mabilis ko pa rin siya masagot kahit hindi ko sinasaulo yung answer. So basta alam ko yung mga concept like sa math, di ba? And the English, no, na kung saan yung sa mga grammar. So yan siya, kailangan ano, kasi 45 seconds lang yung per question kasi 2 hours lang siya. Sa professional education, mayroon siyang 3 hours. So, ibig sabihin, mayroon kang 1 minute and 12 seconds kasi 150 ano, items. So use the allotted time wisely. So dapat ano, ang naging technique ko nung ginawa ko during exam, nung ako nag-i-exam mismo, is sinagutan ko mismo. Hindi ko muna direct mag-shade doon sa answer sheet, no. Sinagutan ko muna siya yung sa booklet na binibigay sa iyo. So doon muna ako nagsagot. Doon ko muna naging ano, bago ko talaga ano, I think dalawang beses ko muna binasa doon sa booklet bago ko, tapos bago ko siya ging shade sa answer sheet, binabasa ko siya ulit. So para ganun, triple yung ano, yung tawag ito, yung pag-check ko sa ano, pag-check ko mismo, pagbasa ko ng question, no, kasi meron ka namang 1 minute and 12 seconds. Again, use the time wisely. And then pag secondary, of course, meron kang specialization. So ang ayan ay 3.5 hours. So meron kang 1 minute and 24 second. So 150 items yan sa English. Kasi may mga iba naman na I think sa math na specialization, di ko alam, pero parang 120 sa kanila kasi complete commute. No? Ganun, 120. Pero sa atin, sa English, mayroon niyang 150 items. So mayroon kang 1 minute and 24 seconds. So gamitin mo siya ng gusto yung time na binigay sa'yo. So bakit ko po ito sinasabi? Kasi nung exam last time, nung nag-take ako ng exam, so nung lumabas na yung result, tiningnan ko yung mga kasama ko sa room, no, lahat ba kami doon nakapasa. So unfortunately, siguro sa ilan kami sa room, parang 15, I don't know kung ano, kalahati lang po yung pumasa. So isa kasi napansin ko the time ng nag-take ako ng board is nagmamadali na sila yung mga nag-i-exam mga kasama ko. Nagmamadali na silang umuwi kasi yung iba malayo pa yung uwian, yung walang masakyan, hindi, walang tulugan mismo doon sa dito sa city, wala silang matulugan. So minadali nila yung specialization kasi natatapos yan ng 6:30 PM. So ang advice ko lang, no, hindi ko naman kasi alam yung bawat situation ng bawat isa sa inyo. Hindi ko naman alam yung situation, pero ang advice ko lang, kung yung pagiging yung ano, kung kasi binibigay naman yung parang program, exam program mismo,
ahead of time. So makikita mo naman na 6:30 PM yung matatapos ang iyong exam. So isipin mo na lang kung alam, for example, pupunta ka sa city, wala kang matutuluyan, tapos hindi ka ba maatrasar? I mean, paano ba sa ang Tagalog nun? I mean, kung yun yung magiging ano mo, yung magiging dahilan para madaliin mong exam, is 'di ba dapat i-anticipate mo na i-prevent mo na yun ang mangyari sa iyo. Kasi yun talaga yung that time, ang bilis nila, talagang minadali nila sagot yung specialization na sobrang hirap. Minadali nila, ano, kasi ano daw, yung iba uuwi pa, so wala, ang iba wala ng masakyan. Pero ang advice ko talaga is, nabigay naman ng time, di ba, yung PRC na 6:30. So, ibig sabihin, ikaw bilang mag-take ka ng exam, so, i-anticipate mo na kung hindi talaga kakayanin is, ano, magawa-gawan mo ng paraan na hindi ka magmamadali, hindi mo mamadaliin yung exam, no? Kasi napaka-importante. I mean, napaka-importante na gamitin mo yung time na binigay para doon. Kasi kung madaliin mo siya dahil example, dahil wala ka ng masakyan, nauwi ka pa sa inyo. So dapat nung una pa lang, pre-event mo na siya na hindi yung mangyari sa'yo. So, yun yung sinasabi ko kasi nakakalungkot, no? Kasamahan ko sa that time is ay bumagsak. Nawala sila, hindi sila pumasa. So, yun talagang napansin ko kasi ako parang second to the last na umalis. Talagang inayos ko ng talaga yung time na binigay ng PRC para sa exam na yun. Talagang ginamit ko siya. Hindi ko talaga minadali, bahala sila. Pero napansin ko kasi sa mga kasamahan ko, ang bilis nilang tinapos yung exam. Kasi most of them are uwi pa, talagang kailangan pang magsakay. Pero alam, hindi ko naman kasi alam yung situation, no? Hindi naman natin alam yung situation ng una. Pero ang sinasabi ko lang, kung yun yung magiging dahilan para hindi mo maayos masagutan yung exam na yun, dapat una pa lang, i-prevent mo na siyang mangyari. So, yun nga, gamitin mo ng time na allotted time wisely. So, pag mahirap, example, yung mga, ano din, in general din, for example, pag mahirap yung tanong, di ba, pag mahirap na doon, huwag ka mag-spend ng sobrang tagal na time doon. Kung piling mo mahirap, di po siya, skip mo muna, doon ka muna sa iba. So, baka may makonsume na ng one question lang na yun yung iba. So, bawat question kasi sa exam ay importante. So, dapat gamitin mo yung time na yun. So, yun lang. So, yun kasi yung aking personal na experience nung nag-exam ako last time. So, minamadali na lalo na yung pagdating sa specialization, na yun yung pa yung pinakamahirap na exam. Yun pa yung nila, yun yung pa yung sobrang minadali nila kasi nawala na silang masakyan. So, nakakalungkot, no? Kasi amakin mo, yun lang, binibigay naman niya ng PRC ahead of time kung kailan dapat matapos ang exam. So, dapat ikaw as an examiner, dapat bigyan mo na lahat, no? I mean, gumawa ka na ng paraan para hindi 'yun mangyari sa inyo, madaliin mong exam para lang hindi ka malate, hindi ka malate sa masasakyan. So doon ka na, baka may pwede ka namang matulog or may matulog, something ganun. I-prevent mo yung bagay na 'yon na baka mayon pang maging dahilan para hindi ko pumasa. So 'yun lang. And next, we have to pray, no? Sabi ko nga sa una kong video na about tips ang passing the exam, paano ba ipasa ang exam, parati yung sinasabi that you have to pray. So, yung tao lang naman talaga. Tao lang naman tayo. So, we have to ask wisdom, syempre, sa taas. So, that's very important during the exam. So, yun lang. Ayan, maraming pong salamat. So, sana sa ating sa review ngayon ay marami po kayong natutunan. So, I really hope, no, na sa darating yung exam, you do your best, no? Talagang gawin niyo yung best ninyo. Talagang ibuhos niyo na yung I mean kung ano yung best na mayroon ka, ibuhos mo para hindi ka magkakaroon ng regret, no, after nung. So yun lang. So sana, no, sana marami kayong natutunan, sana you're ready na sa darating na exam. And I pray na sana po ay pagdating ng paglabas mismo ng result ay kasama po yung pangalan sa listahan ng mga nakapasa. Again, this is Mr. E, and God bless po sa iyong exam.